Hindi na anak, hindi nagtutbrush yung mommy eh. Palusot niya sa anak. Umagikik naman sa Asher nang marinig ang sinabi niya. Okay lang yan mommy, kahit isang taon ka pang hindi magsipilyo, okay lang na maghalikan tayo. Sabat ni Darren na tumayo at lumapit sa pwesto niya upang dampian siya ng halik sa labi. Hindi niya napansin na parang kamatis na ang kanyang magkabilang pisngi dahil sa ginawa nito. Gusto niyang suntukin ang lalaki ngunit ayaw niyang ipakita sa harap ng kambal na galit siya sa ama ng mga ito. Hayun niyang saktan ang damdamin ng kambal dahil alam niyang sabik ang mga ito sa pagmamahal ng isang ama. Say I love you to daddy po please. Dagdag pa ni Ashley. Muntik na siyang himatayin sa sinabi ng anak. Anak, kapag wala nang nakakarinig, sasabihin ko kay daddy yan. Muli niyang palusot. Nakita niyang malapad ang ngiti ni Darren habang nakatingin sa kanya. We want to hear it, mom, please. Sambit ni Ashley. I love you. Mablas niya sambit na hindi man lamang tumingin kay Darren. Sa oras na ito ay gusto niyang bugbugin ang lalaki. Ano daw yun, anak? Hindi ko narinig. Sambit pa nito. Mommy, say it louder and slowly. Sambit ni Asher. I love you. Malakas niya sambit sa lalaki kahit na napakatalas ng kanyang pagtitig dito. I love you more, Mariel. Seryosong sambit nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit muli na naman bumilis ang pinting ng kanyang puso. The way he tells it hit her spine. Umiling siya. She don't have to believe in his lies. Nadala na siya noon. Hindi na siya magpapadala pa ulit ngayon. Kinaumagahan nang magising siya ay nahirapan siyang kumilos dahil ramdam niyang may mabigat na bagay ang nakayakap at nakadantay sa binti niya. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at nabigla nang makita ang seryosong mukha ni Darren na isang pulgada na lamang ang layo sa kanyang mukha. Nakayakap ito sa kanya at ang mabigat nitong binti ang nakadantay sa balakang niya. Dala siguro ng pagkabigla niya ay nitulak niya ito ng malakas at nahulog ito sa sahig. Aray naman! Nakita niya ang sakit na nakarehistro sa mukha nito. Nakahawak ito sa pangupo nito at patuloy pa rin na umaaray habang nakaupo sa sahig. Gusto niyang matawa sa itsura nito ngunit nagtimpi siya. Ikaw kasi, ba't yakap-yakap mo na ako, Aber? Mataray niyang sambit sa lalaki. Sabi, ewan ko. Siguro na naginip ako kagabi. Mabuti nga ganyan lang ako kung managinip. Tumayo ito at paika-ikang umupo sa isang silya na nasa tabi ng kama. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Umaga na. I think it's time for you to go now. Galit niyang sambit sa lalaki. Iniisip na naman niya ang ginawa nito sa kanya noon. Ramdam pa rin niya ang sakit na dinanas niya dati. Nakita niya biglang nalungkot ang mukha nito at tumingin sa natutulog ng mga bata. Ganito lang ba, Mariel? Hanggang dito na lang ba ang oras ko na makakasama ang kambal? Ano ko din sila? Ayaw mo ba na maranasan nila ang pagmamahal ng isang ama? Mariel, please. Huwag mo silang ilayo sa akin. Dinig niya ang pagmamakaawa sa boses nito. Darren, I'm sorry. But I really can't forget what you and your father did to me. To us. Kapag nakikita kita, naaalala ko ang sakit na naranasan ko dati. Kung alam mo lang at kung nakita mo lamang kung paano ko naghirap noon, you wouldn't forgive yourself too. Pwede ba magsimula tayong muli? Magsimula? Nagpapatawa ka ba? Para sa akin tapos na tayo, Darren. Mahina niya sambit. How could she ever trust again? Nagkibit balikat lamang ito't lumapit sa kambal. Humiga ito sa tabi ng dalawat masuyong hinaplos ang buhok ng mga ito. She saw tears rolling down his face. It was indeed very painful to see him hurt. But how can she forget the heartbreaks he caused? How can she forgive someone who brought her first pain? I'm so sorry mga anak. Kung nasaktan ko kayo ng mga mommy mo dati. Mahabang panahon kong pinagsisihan iyon. Isang pagkakamali na huli ko ng napagtanto. Isang pagkakamaling pinili ko upang protektahan kayo. Siguro I deserve this. Paano ko lalaban mga anak ko sumuko na umamin niyo sa akin? Nakita niyang inihilamos nito ang sariling kamay sa mukha nito. Tumayo siya at pumasok sa bathroom ng kwarto. Tinignan niya ang sarili sa salamin. She tried to smile because he's hurt but
Why can't she smile, especially seeing him so miserable? She's supposed to be happy and celebrating because seeing him in tears is her greatest wish. But it turns out to be different, because his tears is like stab wounds hitting the deepest part of her heart. Nang lumabas siya ay wala na ito sa kwarto. Alam niyang binigyan lamang ito ng pagkakataon ng kanyang kuya. How will she explain to the kids about their situation? She knew that the twins will be looking for him when they will woke up. And she's right. The moment the twins opened their eyes, they called for his name and cried when Darren was not there. Hindi niya alam kung paano patatahanin ang dalawa. Gustong-gusto ng dalawa na makasamang muli ang ama. Mabilis niyang binuksan ang pinto nang may narinig na malalakas na katok. Hey, what's wrong? Takang tanong ng kuya King niya nang mabungaran ang dalawa na humihigbi. Nasaan na si Daddy? We want him! Humahangos na sa ading Ashley. May work ang daddy niyo kaya maagang umalis. Come on, Mariel. Aalis na kayo ngayon. Babalik na kayo ng Amerika. Seryosong sambit ni King. Kasama po ba si Daddy? Tanong ni Asher. No, hindi. Masyadong maraming work ang daddy niyo. King replied. We want our daddy. Please take us to him. Sigaw ni Ashley. Umiling si King bago nagsalitang muli. Susunod siya. Sambit nito at saka tumalikod at umalis na muli sa kanilang kwarto. Alam niyang aasa ang kambal sa sinabi ng kanyang kuya. Kung hindi na lang pala sana siya bumalik sa Pilipinas, hindi sana sila magkakaproblema. Isang linggo na sila sa Amerika ngunit naging matamlay ang kambal. Hindi na masayahin ang dalawa kagaya ng dati. Wala na din ang bibong mga mata at boses ng mga ito sa tuwing makakausap ang dalawa. And she knew why they changed. They want their daddy. They really want him back. Alam niya na hindi niya kayang ibigay ang hiling ng mga ito. How will she forgive him? Hindi niya alam kung paano patatawarin ang ama ng kambal dahil sarado ng isip at puso niya. Patid niya nasasaktan siya sa hindi malamang dahilan pero alam niyang tama ang ginagawa niya. Pero aminado rin siyang mas nasasaktan siya para sa mga anak. She was turned into a difficult situation. Kapag hayaan niyang magkakasama silang apat, she wouldn't move on, especially seeing him every day. Pero ang mga anak naman niya ang magiging masaya. Kapag ilalayo naman niya ang mga anak kay Darren, she will be happy, pero ang mga anak niya ang apektado. Mom, si Ashley po inaapoy ng lagnat. Sambit sa kanya ng isang yaya ng mga kambal. Taga-Pilipinas ito at anak ng katiwala ng Kuya King niya. What? Tanging sambit niya at madaling tumungo sa kwarto ng anak. Kulay kamatis ang pisngi nito na dati mestisahin. Lumapit siya sa natutulog na anak at sinipat nito ang noo. Inutusan niya ang katulong na magpunas ng basang face towel sa mukha nito. Daddy? Please, Daddy? Come back. Mahinang wika nito na sinabayan pa ng mahihinang hikbi. Awang-awa siya sa anak. Mariel, let me check her. Dinig niya sambit ng kuya niya sa kanyang likuran. She's really hot. Wake her up, then give her medicine. Sambit nito pagkatapos i-check up ang pamangkin. Daddy! Daddy! I want my daddy! Malakas na hikbi ang pinakawala ni Ashley nang tuluyan na itong bumangon at niyakap na mahigpit si Mariel. Ma'am, hindi naman po sa nangingialam ako. Noong dumating tayo rito, palagi na nilang hinahanap ang daddy nila. Tom Dutt Anderson! Hindi talaga magandang ideya na bumalik ka doon, Mariel. You see? Biglang gumulo ang tahimik niyong buhay. Inis, nasaad ng kuya niya. Sige, dali na muna natin sa ospital si Ashley. Baka naman kapag matagal na sila ulit dito, they will eventually forget about him. Tumango siya at tumulong na sa pag-iimpake ng gamit ni Ashley. Hanggang sa biyahe nila papunta ospital ay binabanggit pa rin ang bata ang daddy nito. She cried. Alam niyang kasalanan niya ang lahat. Tama ang kuya King niya. Hindi magandang desisyon ang pag-uwi at pagtatrabaho niya sa Pilipinas. Pina-admit na muna nila sa Ashley at ayon sa doktor, ay normal naman daw ang laboratory test ng bata. Siguro daw ay napagod lamang ito kaya siguro biglang nilagnat. Hello? Ano? Sa Asher din?
Malakas na sambit ng kuya niya sa cellphone nito. Kuya, bakit? Ano nangyari kay Asher? Ramdam niya ang pagdagundong ng kanyang dibdib sa oras na ito. Asher is also sick. Ipinahatid ko na lang sa driver dito to be sure that he'll be fine. Sambit ni King. Tingin niya naman talaga ang kambal. Kapag magkakasakit ang isa ay posibleng magkasakit din ang isa. Hinahanap din daw ang daddy niya. Kanya talaga. Alis na muna ako saglit. I'll be back later. Kagaya ni Ashley ay normal din ang lahat ng lab test na Asher. Tahimik lamang ito nang dumating sa ospital. Malayo sa dating Asher na napakakulit na bata at masayahin. Pagkatapos ng dalawang araw ay nakalabas naman sila sa ospital. Hindi pa bumabalik ang sigla ng dalawa pero tiyak niyang magagawa niyang punan ang pagkukulang ng ama sa mga ito. This is all your fault, Dad. Dahil sa iyo hindi na ako napapatawad ni Mariel hanggang ngayon. Galit niyang sigaw sa ama niya sa loob ng opisina nito. Darren, I am really sorry. Inisip ko lang kung anong mas makabubuti sa iyo. Wika nito. Makabubuti? Look at me. All these years I suffered. Hanggang ngayon nahihirapan pa rin ako. I am really stupid and everything is your fault. Kasalanan mo ang lahat ng pagdurusa ko, pati na ang mga anak ko. Hindi ko man lang makasama dahil inilalayo sa akin ng mga Kingston. Mahabang silaysay niya. Simula na makasama niya ang kanyang mga anak ay naging kumpleto siya. That was the best feeling ever. Pero biglang gumuho ulit ang mundo niya nang pinapalayas na siya ni Mariel. Bumalik siya at hinanap ulit ang kanyang mag-iina but they were gone. At nalaman na lamang niya na bumalik na ulit ang mga ito sa Amerika. Inaasahan na naman niya iyon. Hindi siya mapapatawad ng mga Kingston sa ginawa niya dati sa nag-iisang kapatid ng mga ito. May apo na ako? Oo. At hindi mo na makikilala ang mga apo mo na pinagtabuyan mo dati. Maybe it's our karma. Hindi rin kita mapapatawad sa ginawa mo dati. Pinagsisisihan ko na naging ama pa kita dahil wala kang puso. Hindi mo alam at wala kang alam kung gano'ng kasakit dahil iniwan mo rin dati sa Savior. Tumayo siya takmang maglalakad palabas nang bumaling ulit sa ama. The kids, we met at the cafeteria. Kaya kami magkahawig ng batang lalaki ay dahil anak ko siya. Anak ko ang kambal. They are your grandchildren. Nakita niya ang gulat sa mukha ng ama. Nagbago na ba ang isip mo, Dad? Gusto mo na sila? Dahil mayaman sila? Dahil may dugong Kingston sila? Wala siyang nakuhang sagot mula sa ama kaya mabilis siya naglakad paalis ng opisina nito. Galit na galit siya rito. Ito naman talaga ang may kasalanan sa lahat. Handa na sana siyang maging pamilyadong tao noon. Pero ang ama ang sumira sa lahat ng kanyang plano sa buhay. Kinailangan pa talaga niyang saktan si Mariel. Ang inosenteng Mariel na walang ginawa kundi ang mahalin siya. Pumasok siya sa kanyang kotse na nasa loob ng parking lot at mabilis na pinaharurot ng takbo. Umuulap ang kanyang mga mata habang nagmamaneho. Bukas ay may flight siya. Pupuntahan niya ang mga anak at asawa sa Amerika. Mabuti na lamang at alam ng kanyang kapatid kung saan nakatira ang kanyang mag-iina kaya hindi na siya mahihirapan pa. Bahala na. Hindi pa siya pwedeng sumuko. He promised her that he will show her that he is a changed man now. Nagising si Mariel na basang-basa sa bawis. It was almost midnight when she woke up. Napakadilim sa paligid at imposible atang mawawalan sila ng kuryente. Mabilis siyang tumayo at hinanap ang cellphone niya at binuksan ang torch. She clothed herself first bago lumabas ng kwarto. Sisilipin niya ang kambal sa kwarto ng mga ito. Hindi sanay ang dalawa sa init kaya tiyak niyang gising na rin ang dalawa. Habang papunta sa kabilang kwarto ay parang hindi siya mapakali. Matagal na rin siyang namuhay sa Amerika pero bihira lamang magka-blackout lalo na't kung walang anunsyo. Ashley? Asher? Sambit niya na makitang nakabukas ang pintuan ng kwarto ng dalawa. Lalo siyang natakot at nag-alala na makitang wala ang dalawa sa kama. Tumakbo siya patungo sa kwarto ng mga katulong ngunit tila himbing na himbing sa pagtulog ang mga kasambahay. Naiyak na siya sa sobrang kaba at takot na baka may dumukot na sa mga anak niya.
Lakad-takbo ang ginawa niya pababa at binuksan ang pintuan sa tapat na mansyon ngunit nakabibingin katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya. May nagbibiro ba sa kanya? Sa oras na ito, may tao pa bang magbibiro ng ganito? Lumabas siya at tinignan ang paligid ngunit wala ni isang kaluskos ang narinig niya. Walang anino na mga anak ang nadatna niya. Tumutulo ang kanyang mga luha sa pag-aalala at akmang tatalikod nang may biglang tumakip sa mukha niya at nakahihilong amoy ng isang kemikal ang naamoy niya na naging dahilan upang mahilo at matumba siya. O diba? Ang galing ng plano ko, kuya. Daanin na lang sa santong paspasan. Kapag makukuha mo na ulit ang loob ng asawa mo, siya na mismo magtatanggol sa'yo, sa kuya niya. Kaya galingan mo. Mahabang salaysay ni Cindy kay Darren. Hindi ba kami mahanap ni King? Tanong ni Rito. Mahanap pero matatagalan pa. Huwag kang mag-alala. Si Zena na bahala kay King. Hindi ka mapapahamak lalo na't kontrolado ni Zena si King. Takot lang nun. Sagot ni Cindy. Nakasakay na sila sa isang pribadong jet sa airport na pag-aari ng Madrigal Clan. Ba't hindi sasama si Andy? Tanong ni Darren. Ang tanutukoy nito ay si Andy Madrigal. Nakasama ni Cindy kagabi sa pagdukot sa Kambal at kay Mariel. Alam ni Darren kung anong klase ang trabaho ng kapatid dahil ipinagtapat nito sa kanyang lahat. Maliban na lamang sa ama't ina nila na napaka-inosente tungkol sa pagiging assassin nito. Isang linggo na silang nagmamatsyag sa mag-iina at iniintay lang ang pag-alis ni King sa Amerika. We'll head to our rest house. Liblib ang lugar na iyon at mahirap hanapin. Doon na lang muna kayo pansamantala. May mga tao na rin na magbabantay sa inyo. Okay, doon na lang muna kami. Sambit ni Darren. It is a Mountain View rest house na ipinatayo ng daddy niya. Masukal ang lugar na iyon at napaliligiran ng kagubatan. Tumayo siya at pumasok sa private lounge ng jet at tinignan ang mga natutulog na anak at asawa. Walang kamalay-malay ang tatlo na nasa biyahe na sila ngayon. Bahala na. Gusto niya makapiling ang kanyang mga anak at asawa. Haharapin na lamang niya ang galit nito kapag nagising. This is his last chance to claim them again. Kapag hahayaan niya ang pamilya sa malayo, ay malabo nang magkakasama pa sila. Walang balak si King na mapalapit siya sa kanyang mga anak. Tumabi siya sa mga ito at isa-isang dinampian ng halik sa pisngi. They never knew how much he loved them, kaya nagawa niya ulit ang bagay na ito. Maari siyang makulong, but this is the only way he need to do, to show them that he will do everything to have them back. Ilang minuto lamang ay nilukob na rin siya ng antok. Akala niya kakausapin lamang niya si Mariel at si King, pero umiba ang plano ni Cindy. Wala talagang takot ang bunso niyang kapatid. Nagtitiwala naman siya rito. Nagising si Darren nang marinig ang malakas na boses ng dalawang batang tinatawag siyang daddy. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Oo nga pala, wala nang makapagpipigil pa sa kanya ngayon. He has all the time in the world, together with his twins. Daddy, miss you so much. Please, huwag ka na pong umalis ulit. Sad po kami ni Ashley kapag wala ka. Ikaw maghahatid sa amin sa school. Sambit ni Asher habang yakap-yakap siya. Yes, mga anak. Daddy won't leave you again. We will be together forever. Masaya niyang sambit sa napakabibong mga anak. Yay! Promise mo yun, Daddy, ha? Dagdag ni Ashley. Yeah, for now, magbabakasyon na muna tayo sa place ni Daddy. Yung tayo-tayo lang muna ng mga mommy niyo. Is that okay with you? Opo, Daddy. As long as magkakasama po tayo. Sagot ni Asher. You wanna eat? Tara, nasa labas na tita Cindy niyo. She prepared snacks for you. Kinarga niya si Ashley at hilahila sa isang kamay si Asher. Pumunta sila sa maliit na kitchen na nasa loob ng plane at nabutang naghahanda ng cheese sandwich si Cindy. Mga anak, si tita Cindy niyo. Kapatid siya ni Daddy. Pagpapakilala niya sa mga anak. Hello kids, come here and hug tita. Tumakbo naman ang dalawa at niyakap na mahigpit si Cindy. Iniwan na muna niya ang kambal kay Cindy na nagsimula ng kainin ng sandwich. Masayang nakikipagkwentuhan ang kambal kay Cindy and his twins are really so bubbly. Napaka-active ng dalawa at ramdam niya sa boss ng dalawang kasiyahan at kasabikan. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto kung saan nandoon si Mariel. Maimbing pa rin itong natutulog. Sinipat niya ang kabuuan nito. She's really beautiful.
Kahit noon pa man ay kakaiba na ang taglay nitong kagandahan. Talo pa nga ang mga mayayaman at sosyal na nakilala niya sa babaeng minsan ay naging katulong nila. Kumilos ang binti nito at hindi sinasadyang napatitig siya sa mapuputi at makinis nitong binti na lumantad nang gumalaw ito. Bigla siyang napalunok nang may kakaibang init ang lumukob sa buo niyang katawan. Naramdaman din niya ang paninigas ng kanyang pagkalalaki. Ngayon lamang niya napagtanto na nakaroba lamang ang babae at tanging ternong itim na panty at bra lamang ang panloob nito. Sunod-sunod ulit siyang lumunok. Ngayon na lamang siya ulit nakaramdam ng ganito. Hindi na siya nagnasa sa ibang babae simula nang matanto niya na nagmamahal na pala siya. Tanging ang babaeng nakahiga sa kama na nasa tapat niya ngayon ang siyang nakapagpapabuhay sa kanyang alaga. Lumapit siya dito at kumuha ng kobre kama at tinakpan ang katawan nito. Ibinaba niya ang kanyang mukha upang halikan nito sa labi. Hindi man lamang nito naramdaman ang paghalik niyang iyon. Natutulog pa rin ito hanggang ngayon. Her lips is still so soft and he missed it so much. Ibinaba niya ulit ang kanyang mukha upang dampian muli ng halik ang labi nito but he was thrown into her tender lips. Kaya ang sanay dampi lamang ay naging matagal. Tumigil lamang siya nang marinig ang mahinang pag-ungol nito. Sa takot na baka magising ang babae ay umupo siya at inayos ang kumot na itinakip niya sa katawan nito kanina. Asher? Napabalikwas ng bangon si Mariel na hawak-hawak ang ulo nito. Mariel? Ikaw? Anong ginagawa mo? Nasaan ang mga anak ko? Natataranta nitong tanong. Shh, don't worry. They are fine. Nandun sila sa labas. Kumakain kasama sa Cindy. Ikaw? Gutom ka na ba? Tanong niya rito. Darren, nasan tayo? Ibalik mo kami sa kuya ko. We're going home. Sa ayaw at sa gusto mo, uuwi tayo sa bahay natin. Paano ka babalik? Tatalong ka sa jet? Walang hiya ka talaga. Bakit mo ginawa to? Hindi ka ba takot kay kuya at sa mga Kingston? Mas takot ako na hindi kilalanin ng mga anak ko at tuluyan ang layuan ng asawa ko. Mas takot akong mamatay na hindi nakakasama ang mga mahal ko sa buhay. He will accept the anger of your clan. Kung kapalit naman ay ang makasama ko kayo, I kidnapped you with a substantial reason, kaya huwag ka nang kumantra pa, Mariel. Starting today, act and behave as my loving wife, lalo na sa harap ng mga anak natin. Is that a clear order? Mahaba ngunit seryoso niyang sambit. Sa halip na sumagot ay kumuha ng unan si Mariel at malakas na ibinato sa kanya. You're unbelievable! Madaya ka, Darren! Walang iya ka talaga! Huwag na huwag mong kalilimutan na kinamumuhian kita! Hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo sa amin noon! Galit na bulyaw nito. Yes, this is really unbelievable. Tandaan mo, makapangyarihan ang mga Kingston pero madrigal kami. Get out! Bulyaw nito. Sige, magalit ka. Someday, you'll beg me to come in rather than get out. Nakangisi siyang umalis at iniwang galit na galit si Mariel sa loob ng kwarto. It was a paradise in the middle of an untouched forest. Napakaganda pa rin ang rest house ng kanilang pamilya. May isang pamilya na nakatira dito na siyang nagme-maintain sa lugar. Malabong makikita ang rest house mansion na ito dahil napalilibutan ito ng maraming malalaking puno na tila ilang dekada nang nandoon. Sa mansion ay napalilibutan ng mga magaganda at malalaking halaman na namumulaklak. If you really want peace of mind, this is a place where you should be. Helicopter ang sinakyan nila mula sa airport kaya naging mabilis lamang ang biyahe nila. Pwede rin naman bumiyahin na nakakotse ngunit nasa 15 oras ang biyahe papunta sa lugar na ito kapag galing Manila. Manang Lucy, ihatid mo na sila sa kwarto. Utos ni Darren sa katiwala. Naroon din ang asawa nito na si Manny at ang mga anak na pinapaaral nila sa kolehiyo na puro babae na si Nabay, Gina at Gia. Binuhat ng mga ito ang mga gamit at mga pinamili ni Darren sa Manila. Lahat ay mga damit na para kay Mariel at para sa kambal. Ang mga pagkain naman ay noong nakaraang linggo pa niya pinastock sa rest house. My man will be here in a while. So take care and good luck, big bro. Sana naman, successful itong mission mo. Pabalik na kami ni Tiger sa Spain. Bye, kuya. Niyakap siya ng kapatid bago ito umakyat muli sa helicopter.
Ingat kayo, Cindy. Thanks, Ty. Sumayon siya sa kaibigan na si Tiger na siyang nagmaneho ng helicopter papunta sa rest house. Pumasok siya sa rest house at tiningnan ang kabuuan nito. Siya ang nagbabayad sa pagpapaayos nito at sa mga katiwala. Hindi na kasi ito inaasikaso ng daddy nila. Hello, babies. Bati ulit niya sa mga anak na masayang nalalaro ang mga laruan na binili niya. Nakaupo ang dalawa sa sahig at si Mariel naman ay nakahiga sa kama at nakatalikod sa kanya. Alam niyang masama ang loob nito sa kanya pero hahayaan na muna niyang palipasin ang galit nito. Thanks for the toys, daddy. Halos sabay na sambit ng dalawa. Nakatutuwang pagmasta ng kambal. Nakikita talaga niya ang sarili kay Asher noong bata siya. His blue eyes, lips and nose. Kuhang-kuha ng anak niya ang mukha niya. Nagustuhan niyo ba ang lugar, mga anak? Opo, daddy. Happy po kami kasi complete po tayo. Sagot ni Asher. Yes, daddy. Tama si Asher. Gusto po namin na complete po tayo. Kagaya ng sabi ng teacher na ang family daw ay may daddy, mommy and baby. Don't worry mga anak, hindi na tayo magkakalayo pa. Umupo siya sa tabi ng kambal at nakipaglaro sa mga ito. He can't compare what he feels right now. It is something that he can't exchange with. Tinignan niyang muli si Mariel. Yumuyugyug ang balikat nito. Alam niyang umiiyak ito. Nasasaktan siya. Kinamumuhian siya ng asawa. Kung ano-ano ang pinagsasabi nito sa kanya but he knew he deserves it. Hindi niya masisisi ito. Pero sana balang araw ay buksan muli nito ang puso at matutunan siyang patawarin. Tumayo siya at lumapit dito. I'm really sorry. I won't get tired begging you to forgive me. I hope you'll give me another chance. Just one more chance. Hindi siya nito kinibo. Alam niyang narinig nito ang sinabi niya. Nagpaalam na muna siya sa kambal na bababa na muna siya. Nagpaanda siya ng barbecue grill sa labas ng garden kung saan sila maghahaponan. Siya mismo ang magluluto ng barbecue. A skill that he learned before. Hindi naman puro kalasingan ang inatupag niya. Nag-aral din siyang magluto ng kung ano-ano. Pasipul-sipul pa siya habang nag-iihaw. Katulang niya si Bay, ang panganay na anak ni Manang Lucy. Bay is 20 years old at ito ang may itsura sa magkakapatid. May pagkamastisa at maganda ang katawan. Matalino rin ito dahil lagi daw itong top 1 sa klase simula elementarya. Senyorito, tubig po. Sambit nito habang iniabot ang isang baso ng tubig kay Darren. Thank you. Sambit niya na nakatuon ng tingin sa iniihaw na barbecue. Ako na po mag-iihaw. Pawis na po kasi kayo. Sambit nito. Don't worry, ako na. Gusto kong magluto para sa mga anak at asawa ko. Kaya ko na. Sambit niya sa babae at mabilis na hinubad ang pangitaas na suot. Pawis na nga talaga siya. Lingid sa kaalaman niya ay nakatitig ang babae sa makinis at malapad niyang katawan na mamula-mula dahil sa init. Kinagat pa nito ang pangibabang labi na maiging pinagmamasdan ang kabuuan niya. Para siyang isang masarap na putahe na kanina pa gustong lapain ng maganda at sexing dalaga na nagmamatsyag lamang sa kanyang likuran. Malapit na ito maluto. Tawagin mo na ang kambal at ang senyorita mo. Masarap ito kapag mainit-init pa. Opo, senyorito. Masarap nga po kapag mainit pa. Wika ng dalaga na ang mga mata ay sa mabalahibong puso ni Darren at bumaba pa sa nakabukol na alaga na halatang may pambihirang laki kahit tulog pa ito. Bumangon si Mariel nang marinig ang yabag ni Darren palabas ng kwarto. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Basta't sigurado siyang naiinis at galit siya ngayon sa lalaki na basta na lamang silang dinukot. Napakadesperado na talaga nito. Nakita niya masaya ang kambal habang nilalaro ang mga laruan na binili ni Darren. Pumikit siya saglit. Ngayon lamang niya ulit nakita ang dalawa na ganito ang aura. Napakabibo at masayahin na ulit ng dalawa. Ganito nga ba ang epekto ni Darren sa dalawa? Lihim siyang natuwa sa nakikitang kasiyahan sa mukha ng mga anak. Hindi ba't ito naman ang hangad niya? Ang makitang masaya ang kambal? Hello mom! Look! Binili ni daddy for us! Masayang wika ni Ashley na ipinapakita sa kanya ang mga bagong biling laruan ng ama para sa mga ito. Ngumiti lamang siya sa mga anak at mabilis na tinungo ang closet upang maghanap ng mga damit na maisusuot niya. Gusto niya maghilamos dahil pakiramdam niya ay malagkit na masyado ang kanyang balat. Nangiyak ka talaga, Darren?
Mura niya na makita ang mga damit na pambabae na puro daring ang style. May mga nighties, spaghetti straps at mga maiiksing shorts lamang ang nakita niya roon. Sinadya ba ito nang walang hiyang si Darren? Mabilis siyang lamigin kapag ganito parati ang isusuot niya dahil kulang na lang ata eh. Hindi siya manamit sa sobrang sexy at revealing ng mga damit na iyon.